This is Diabetic Nutrition Vlog. Kaibigan, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan makikita natin kung may mga kulay blue na bulaklak. Ito pala yung tinatawag na blue ternet, no? So susubukan natin mamaya. Pupuha tayo, no? Pupuha tayo ng bulaklak, ng blue ternet. Ayan. Akyat ito, akyat, akyatin. Ayan. Buha tayo ng pito, no? Pitong dahon lang. Ayan, pitong dahon, no? Igagawin nating tea at susubukan natin kung makakapagpababa ng blood sugar, okay? So tara, samahan niyo ako. Ayan na, ayan. And guys, no, so natapos na nating hugasan yung ating ito, yung ating blue ternet, no. So subukan natin ngayon. I-review natin kasi sabi ng iba o sabi nila na nakakatulong daw sa pagpababa ng ating blood sugar. So titingnan natin ngayon, guys, kung ikaw ay may diabetes, guys, subaybayan nyo ito, samahan nyo ako at titingnan natin kung ilan ang blood sugar decrease after nating uminom ng blue ternet, no. So ito yan, ito yung blue ternet, tingnan nyo maigi. Ito yung kanyang bulaklak, okay? Ayan, so kukuha lang tayo ng pitong dahon, no? Pitong dahon para makita natin kung mayroon ba talagang ipik. Ayan, pito. Pitong dahon, okay? So, lalagyan natin ng mainit na tubig. Ayan. O, hintayin natin na magkaroon siya ng ayan, no? Nagbabago na, nagta-transform na ang kanyang kulay. So, hintayin lang natin na lumamig, no? Siguro mas maganda kung ihahalo natin. Ayan. So, blue na blue talaga. Ayan. Ibang kulay, no? Okay. So, blue na blue. So, ayan. Palamigin natin. So, habang pinapalamig natin, guys, ay magsusukat ako ng aking blood sugar para makita natin kung ilan ba talaga ang decrease, no? Ayan. Ayan, guys, no? So, ito yung sugar ko ngayong hapon. Ito yung blood sugar ko ngayong hapon. Okay? So, ang blood sugar ko ngayon ay 100 milligram per deciliter. Guys, baka nagtatanong kayo kung bakit mababa ang aking blood sugar. Dahil yan sa pagminom ko ng spirulina at saka ganoderma. Ayan, no? Kung gusto niyo talagang subukan at para maniwala kayo, tikman nyo. At subukan nyo sa inyo dahil ito ay approved na, garantisado na sa akin, no? At saka sa marami kong mga subscriber na nakabil na rin ito, sinasabi nila na talagang epektibo sa kanila. Okay? So, hindi rin ako kumakain ng rice para maiwasan natin yung complex carbohydrates. Ayan. So, okay na siguro ito, guys, no? Tatanggalin ko na. Yun nga lang, medyo mainit. Ayan. So, mainit ng konti. Palamigin natin. Nagdagan natin ng tubig para ayan. Mainit eh. Okay. Mainit pa rin. Ayan, walang masyadong lasa. No? Pwede. Parang tsaa lang. Mainit ka lang.
And guys, natapos nating inumin 5:57, no? So mamayang 6:27 ay susukatin natin ang ating blood sugar, no? Para malaman natin kung talagang epektibo ba itong Bloternet, no? Na sinasabi nila. Pero sa tingin ko naman ay maaring may pakinabang dahil lahat naman ng solusyon sa ating problema, sa ating karamdaman ay ang iba nasa paligid lang, no? Nasa tabi-tabi lang. So, tsatsagaan lang natin talaga itong eksperimentuhan kung ano talaga ang magiging epekto sa atin, no? Ayan, so hintayin lang natin yung 30 minutes bago susukatin kulit ang aking blood sugar. And guys, no, so 30 minutes na after tayo uminom ng Bloternet, no? So malalaman natin ngayon. Pero bago tayo magsugat, guys, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share para marami pa tayong maabot ng mga diabetes, no? Marami pang matulungan ng programang ito ang ating mga ka-diabetes. Okay? So ayan, ito na. Malalaman natin ngayon kung ilan ba talaga ang increase, I mean decrease, ng aking sugar after ko uminom ng Bloternet. Ayan. Ito na. Ayan, 100 kanina. So, tingnan natin ngayon kung ilan. Nakikita ba dyan? Maliwanag. Ayan, from 100. 30 minutes, naging 96 lang. Okay, hindi masyadong bumaba, guys, no? So, alam natin ngayon na hindi gaano. Ayan, 100 kanina, no? Tapos ngayon, 96 lang, no? So, medyo nakatulong din, no? Bumaba ng konti, pero 4 mg per deciliter lang. Ayan, so maraming salamat sa inyong panonood.